Kung ang presyo ng sibuyas nagmumura na, ang presyuhan naman ng itlog tumataas. Kaya mabenta raw ngayon yung tinatawag na frozen egg na per kilo kung bilhin. Magbabalita si Gio Robles. Isang tray ng itlog ang madalas bilhin ni Rose para sa kanyang pamilya. Pero ngayon, hanggang apat na piraso lang po eh. Kasi sobrang mahal po. Ang laki ng tinaas. Kaya ang diskarte rin niya ngayon, imbes na sunny side up, scrambled eggs na lang. Walang choice po kasi yun po ang gusto ng mga bata sa almusal. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, 8 hanggang 10 pesos ang presyo ng tingi-tinging itlog. Ang per tray naman, nasa 255 hanggang 285 pesos. Problema naman ng mga tindera ang manipis na supply mula sa Calabarzon na pangunahing pinagkukunan ng Metro Manila. Kaya ang ilan, nasa 3 piso kada tray ang patong sa presyo. Kasi nagmahal na yung kinakunan namin ng produkto sa supplier namin doon sa Batangas. Kulang-kulang na po siguro yung mga itlog doon. Idagdag pa raw ang gasto sa mataas na presyo ng gasolina na nakakaapekto sa transportation cost. Frozen egg sa tindahang ito. Sa 55 pesos mo, may isang kilo ka na. Sa programang Bangon Bayan with Mon sa Radyo 5, sinabi ng Philippine Egg Board na malaki ang natitipid ng ilang panaderya sa frozen eggs na ginagamit na sangkap sa tinapay. Pero kailangan pa rin daw na mag-ingat. Kasi yung matag na itlog, pagka pinamalagi mo yan, ang ganyan basag, ang bilis kapitan ng bakterya. Kaya sa mga farm namin, pinipilihan ka, pagka nabasag yan, kaagad, hindi lilipat yan, tinatanggal na yan yung balat, yung shed. Opo. At nilalagay na sa plastic. At yun ang nilalagay sa presyo. Bumibili nito yung mga panaderya. Pero kung may nagtaas ng presyo, meron ding nagbaba. Gaya ni Junicio na 3 hanggang 5 piso ang bawas sa kada tray ng itlog. Nasa 220 hanggang 252 pesos lang ang tray ng kanilang itlog. Mas mababa yan ng lampas 30 pesos kumpara sa ilang tindahan sa Mega Q-Mart. Kaya ang pila dito, blockbuster simula pa alas 4 ng madaling araw kanina. Tulong na rin daw nila ito sa mga mamimili. Ngayon, okay ngayon. Medyo hindi naman masyadong matuwa. Katamtama lang yung ano. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.